Tuloy-tuloy na po natin ang ating pagsamba. Salamat sa Diyos. Tunay na ang kanyang dakilang gawa ay patuloy nating naranasan sa iglesyang ito. Sa pamamagitan ng mga binabagong tao na galing sa lusak ng kasalanan, nakita natin yung kanilang mga patotoo at napakabuti ng Panginoon at siya ang nag-aayos ng buhay patungo sa buhay na walang hanggan. At bago sa panimula nating pagsamba ay buksan natin ang ating mga Biblia sa Psalms 112. Babasahin ko na lang po ang verse 1. Purihin ng Panginoon, mapalad ang tao na natatakot sa Panginoon, na lubos na nagagalak sa kanyang mga utos. At nakita natin sa buhay na patotoo ang naranasan natin ngayong araw na ito, na dapat lamang tayong magalak sa salita ng Panginoon sapagkat ang salita ng Diyos ang siyang ginagamit upang baguhin ang puso ng tao. Salamat at purihin natin ang Panginoon sa ating pong pagsamba sa hapong ito sa pamamagitan ng ating pag-awit. Buksan natin ang ating umawit tayo sa awitin na ito, Great is Thy Faithfulness. Awitin natin itong awit pagsamba para sa ating Panginoon. Sige po, magsitayo tayong lahat, mga kapatid.
Opo, Panginoon, sa aming inawit, dakila, Panginoon, ang inyo pong katapatan. Tunay po, Ama, nasaksihan namin ang isang napakagandang biyaya ninyo na ginagawa sa buhay ng isang tao. Totoo po na araw-araw nakakita kami ng mga bagong bagay na ginagawa niyo sa aming buhay. Higit sa araw na ito, Panginoon, sapagkat dumating ang panahon sa buhay ng dalawa naming kapatid, ang kanilang matanggap ang biyayang kaligtasan. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin. Walang dahilan para hindi kami sumamba, walang dahilan para hindi namin itanghal ang inyong dakilang pangalan at ang inyong mga gawa sa buhay namin, lalo na sa araw na ito. Hayaan niyo po, Panginoon, na patuloy kami magalak, higit sa lahat sa inyong mga salita na amin pong mapapakinggan sa oras na ito. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Magpatuloy po tayo sa ating pong pag-awit habang tayo nakaupo. None other lamb. Tayo po ay dumako sa ating pong patuloy na pagbabasa sa ating scripture reading, 1 Samuel chapter 26 po tayo. At pagkatapos nito ay tayo po ay meron po tayo mission offering. Dahil ito po yung ating first Sunday ng month. Okay. 1 Samuel chapter 26 verse 1. At dumating ang mga Sipeyo kay Saul sa Gibeya na nagsasabi, "Hindi ba nagtatago si David sa burol ng Hakila sa tapat ng Hesimon?" Kaya tumindig si Saul at lumusong sa ilang ng Zip. Nakasama ang 3,000 piling lalaki sa Israel upang hanapin si David sa ilang ng Zip. At tumimpil si Saul sa burol ng Hakila na nasa tabi ng daan sa silangan ng Hesimon. Ngunit si David ay nanatili sa ilang. Nang makita niya na sinusundan siya ni Saul sa ilang, nagsugo si David ng mga espiya at natiyak na dumating na nga si Saul. Si David ay pumunta sa dakong pinaghihimpilan ni Saul. Nakita ni David ang lugar na kinaroroonan ni Saul at ni Abner na anak ni Ner, na kapitan ng kanyang hukbo. Si Saul ay nakahiga sa loob ng kampo at ang mga tauhan ay nakahimpil sa palibot niya. Nang magkagayoy nagsalita si David at sinabi kay Ahimelech na Heteo at kay Abisai na anak ni Seruya na kapatid ni Ohab, "Sinong sasama sa akin sa paglusong kay Saul sa kampo?" At sinabi ni Abisai, "Ako'y lulusong na kasama mo." Kinagabihan, dumating sina David at Abisai sa hukbo. Naroon si Saul na natutulog sa loob ng kampo na ang kanyang sibat ay nakasaksak sa lupa sa kanyang ulunan.
si Abner at ang hukbo ay nakahiga sa palibot niya. Nang magkagay, sinabi ni Abisay kay David, ibinigay na ng Diyos ang iyong kaaway sa iyong kamay sa araw na ito. Ngayon, hayaan mong tuhugin ko siya ng sibat sa lupa sa isang saksak at hindi ko siya uulusin ng dalawang ulit. Ngunit sinabi ni David kay Abisay, huwag mo siyang patayin sapagkat sinong maglalapat ng kanyang kamay na hindi magkakasala laban sa binuhusan ng langis ng Panginoon. At sinabi ni David, buhay ang Panginoon. Ang Panginoon ang papatay sa kanya o darating ang kanyang araw upang mamatay o siya'y lulusong sa labanan at mapapahamak. Huwag ipahintulot ng Panginoon na lapatan ko ng aking kamay ang binuhusan ng langis ng Panginoon. Ngunit ngayon hinihiling ko sa iyo na kunin mo ang sibat na nasa kanyang ulunan at ang banga ng tubig at tayo umalis. Kaya't kinuha ni David ang sibat at ang banga ng tubig sa ulunan ni Saul at sila'y umalis. Walang nakakita o nakaalam man o nagising man ang sino man sapagkat sila'y pawang mga tulog dahil sa isang mahimbing na pagkakatulog mula sa Panginoon na dumating sa kanila. Pagkatapos ay dumaan si David sa kabilang dako at tumayo sa tuktok ng bundok sa may kalayuan na may malaking pagitan sa kanila at sumigaw si David sa hukbo at kay Abner na anak ni Ner, hindi ka ba sasagot, Abner? Nang magkagay sumagot si Abner at nagsabi, sino kang sumisigaw sa hari? Sinabi naman ni Abner kay sinabi ni David kay Abner, hindi ka ba lalaki? Sinong gaya mo sa Israel? Bakit hindi mo binantayan ang iyong Panginoong hari? Sapagkat pumasok ang isa sa taong bayan upang patayin ang hari ng iyong Panginoon. Ang bagay na ito na iyong ginawa ay hindi mabuti. Habang buhay ang Panginoon, kayo'y dapat mamatay. Sapagkat hindi ninyo binantayan ang inyong Panginoon ang binuhusan ng langis ng Panginoon. At ngayon, tingnan ninyo kung saan naroon ang sibat ng hari at ang banga ng tubig na nasa kanyang ulunan. Nakilala ni Saul ang tinig ni David at nagsabi, ito ba ay tinig mo, anak kong David? At sinabi ni David, tinig ko nga, Panginoon ko, o hari. At kanyang sinabi, bakit tinutugis ng aking Panginoon ang kanyang lingkod? Sapagkat anong aking ginawa? O anong kasalanan ang nasa aking kamay? Ngayon, pakinggan nawa ng aking Panginoong hari ang mga salita ng kanyang lingkod. Kung ang Panginoon ang siyang nagpudyok sa iyo laban sa akin, tumanggap nawa siya ng isang handog. Ngunit kung ang mga anak ng tao, sumpain sila sa harap ng Panginoon sapagkat sila ang nagpalaya sa akin sa araw na ito upang huwag akong magkaroon ng bahagi sa pamana ng Panginoon na nagsasabi, humayo ka, maglingkod ka sa ibang mga Diyos. Kaya't ngayon huwag ibuhos ang aking dugo sa lupa mula sa harap ng Panginoon sapagkat lumabas ang hari ng Israel upang humanap ng isang puto gaya ng isang umakabol sa isang pugo sa mga bundok. Pagkatapos ay sinabi ni Saul, ako'y nagkasala, bumalik ka, anak kong David, sapagkat hindi na ako gagawa ng masama sa iyo, sapagkat ang aking buhay ay mahalaga sa iyong paningin. Sa araw na ito, ako'y naging ngangal at nakagawa ng napakalaking pagkakamali. At sumagot si David at nagsabi, narito ang sibat o hari, papuntahin mo rito ang isang mga kabataan at kunin ito. Gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat tao sa kanyang katwiran at sa kanyang katapatan sapagkat ibinigay ka ng Panginoon sa aking kamay ngayon at hindi ko inilapat ang aking kamay laban sa binuhusan ng langis ng Panginoon. Kung paanong ang iyong buhay ay napakahalaga sa aking paningin sa araw na ito, naway maging mahalaga ang aking buhay sa paningin ng Panginoon at naway iligtas niya ako sa lakat ng kapigatian. Pagkatapos ay sinabi ni Saul kay David, pagpalain ka, anak kong David, gagawa ka ng maraming bagay at magtatagumpay ka sa mga iyon. Kaya't nagpatuloy si David sa kanyang lakad at si Saul ay bumalik sa kanyang lugar. Pagpalain po ang salita ng Diyos.
Paalala muli mga kapatid, meron po tayong prayer and fasting sa Saturday. So dito po ay alas 12 yung ating meeting place. 1 po tayo magsisimula ng prayer. So before 1, sana po inatito na tayo lahat para makapagbisa tayo ng alauna sa ating prayer. And after ang prayer ay doon na po sa MCBC. Okay, tayo po'y manalangin, ating pong panalangin. Pasalamatan ng Diyos sapagkat muli siya nagdagdag sa atin sa taong ito ng dalawang kaluluwa. Pagpaparin natin na patuloy po na ang Diyos po ay magligtas sa kalagitnaan ng iba nating mga kaibigan at patuloy po na maranasan nila ang kaligtasan. At ganyan din sa ating paikinig ng salita ng Diyos, alam ko na hindi lahat ay nakapagpahinga. So sana ay gising tayo. Mamaya na tayong pahinga after ng message. Nawa, pag-pray natin, palakasin tayo ng Diyos upang ganun din kayo ng umaga ay kung paano tayo binaya ng Diyos ng energy na makinig ay ganun din, nawa, ngayong hapon, ganun din ay palakasin tayo ng Diyos para makinig muli ng kanyang mga salita. Sige po, manalangin tayo. Dakilang Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat kayo po ay muling nagdagdag ng dalawang kaluluwa sa iglesyang ito na kung saan ay nakita namin ang kanila pong ang inyo pong biyaya sa kanilang buhay, ang kanilang confession, ang kanilang testimony sa kanilang buhay ay patuloy po na nahayag. Kaya kami po patuloy pong namamangha at nagpupuri sapagkat walang imposible sa iyo Panginoon na magligtas, walang imposible sa inyo na magbago ng buhay. Kaya tunay na buhay kayo sa aming kalagitnaan at may mga taong nababago ang buhay, may mga taong nagkukumit ng kanilang buhay sa inyo. Kaya ang lahat ng ito ay mula sa inyo. Kaya kami nagpapasalamat at nagpupuri sa oras na ito. Napatuloy po na ito'y maging hamon sa amin na aming alalahanin kung sino kami dati na kami ay makasalanan. At kailangan namin ang inyo pong biyaya, kailangan namin ang inyo pong pagpapala sa buhay namin. Lalo't higit ang oras na ito na kung saan aming alalahanin ang inyo pong ginawang katubusan sa amin sa pamamagitan ng banal na hapunan. Ito, Panginoon, ay malakas na paglalarawan sa amin na tunay kayo ang nagligtas sa amin. Kaya patuloy po na dalangin namin sa oras na ito na sa amin pong patuloy na paikinig ng inyo pong mga salita ay maging bukas ang diwa namin, bukas ang amin pong mga puso. At hayaan nyo, Panginoon, na kung paano ang salmista, kung saan sabi niya imapalad ang mga taong may takot sa inyo at nagbubulay na ipong mga salita, ay nawa ito'y mangyari sa amin. Sapagkat tunay, Panginoon, na may mga pagpapalang nakakibat sa mga taong may takot sa inyo, sa mga taong nagpapahalaga, nakikinig ng inyo pong mga salita. Nawa inyo pong buksan ang puso po, ang pandinig namin sa oras na ito, maging ang puso ng aming mga kaibigan at mahal sa buhay. Inyo pong buksan ang kanilang puso, kanilang pandinig, na nawa matanggap nila ang biyayang kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Kaya, Panginoon, dalangin namin patuloy po na inyo kaming sustain sa buong oras na ito na kami po ay may taglay ang lakas na inyo pong pinagkakaloob sa amin na hindi kami madala ng aming kahinaan, ng aming pangatawan, bagkos, Panginoon, ay ito'y ma-override, ma-overcome ng zeal namin sa inyo pong mga salita. Maraming salamat po. Ito pong aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Ihanda po natin ang ating mga sarili sa isang pagsamba pa bago po ang salita ng Diyos. Hymn number 65. Naanyayahan ko po tumayo tayo lahat.
Sa ating pong huling bahagi ng series natin about Christian graces sa 1 Peter chapter 1 hanggang 9, tayo po ay nasa huli na. At muli, basahin natin ang 2 Peter chapter 1 verse 5 to 9. Bagamat ang ating pong topic ay nasa verse 5 sa kahuli-hulihan. Ganito po ang sabi, 2 Peter chapter 1 verse 5 to 9. At dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya, natustusan ang inyong pananampalataya ng kabutihan. Ang kabutihan ng kaalaman. Ang kaalaman ng pagpipigil. Ang pagpipigil, tustusan ng pagtitiis. At ang pagtitiis, tustusan ng pagiging makadiyos. At ang pagiging makadiyos ng pagmamahal sa kapatid. At ang pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig. Sapagkat kung ang mga bagay na ito ay nasa inyo at dumarami, hindi kayo magiging mga walang saysay o mga walang bunga sa pagkakakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat anumang wala o sino mang wala ng mga bagay na ito ay bulag at ang nasa malapit lamang ang nakikita. At nakalimutan na siya at nakalimutan na siya ay nilinis mula sa kanyang dating mga kasalanan. Ito ang salita ng Panginoon na pinamaganda po natin about love. This love is not an ordinary love, kundi ito'y agape love. Kaya nga ang ating pamagat, Christian graces in God's love. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa biyayang ito na muli naming matunghayan ang mga katotohanan ng iyong salita na siyang makapagpapatibay ng aming paninindigan sa pananampalataya at pamumuhay sa katwiran tungo sa kabanalan. Samahan niyo kaming muli, Panginoon, huwag niyo kaming iwan sa sarili naming kakayanan. Kailangan namin ang tulong ng iyong banal na Espiritu upang aming masukat, maarok, Panginoon, ang kagandahan at kalaliman ng iyong pong pag-ibig. Salamat, Panginoon, pagpalain niyong bawat isa na makapanatili kami, Ama, sa ilang minuto ng aming pong pakikinig sa paraang pagsamba namin sa inyo sa pakikinig ng salita. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Dito sa ating binasa, mga kapatid, ipinapakita rito ni Apostol Pedro kung gaano kahalaga ang mga Christian graces na ating tinalakay mula sa faith hanggang sa pagmamahal sa kapatid at nabuo sa pag-ibig. Ito po ay upang mapatingkad, mapatibay ang pag-ibig na ng Diyos na pinagkaloob sa atin nung tayo po ay maligtas. Romans chapter 5 verse 5, na ibinuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng Espiritu. Now dito mapapansin natin na ang love ay nasa huli po ng mga Christian graces. Sadya po itong inilagay ni Pedro sa huli ang love upang ang agape love ay matustusan nitong mga Christian graces na ito na dapat makita sa atin yung ating pananampalataya, yung kabutihan, yung pagtitiis, pagtiyaga upang makita natin kung gaano katindi at kahalaga ang pag-ibig ng Diyos. At ang pag-ibig na ito, mga kapatid, ang pinakamataas na pag-ibig sa lahat po sa buhay na ito, kung tawagin niya is agape love, nang sabi sa 1 Corinthians 13 verse 8, ganito po ang pagkakasabi. Ang pag-ibig ay walang katapusan. Love ay wala pong katapusan. Magkaroon na ng katapusan lahat ng bagay, tulad halimbawa, subalit maging mga prophecies ay matatapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay lilipas, but love remains. Mananatili ang pag-ibig. At dito tayo nabubuhay.
At kailangan lamang na ang pag-ibig ng Diyos, the agape love, the unconditional love, ay ating pong maipamuhay sa pamamagitan nitong mga Christian graces na ating pong tinalakay ng ilang linggo na, mga kapatid. So, ang agape love ay napapatibay ng ating pong pagsasabuhay ng pagtustos natin sa ating pananampalataya, una, ng kabutihan. At yung kabutihan natin, hindi lang basta dagdagan, but gamitin natin salita, tustusan. Tulad po ng isang apoy na humihina ang kanyang liyab, kailangan gatungan, tustusan, hindi lang basta dagdagan. Sapagkat perfect po ang mga graces nito, hindi kailangan idagdag, kundi itustos, tulungang paliyabin, tungo sa kabuuan po ng pag-ibig. Now, ang sabi po dyan, ang pananampalataya, tustusan ng kabutihan. Sa kabutihan, tustusan ng kaalaman. Sa kaalaman, tustusan ng pagpipigil. Sa pagpipigil, tustusan ng pagtitiis. Pagtitiis, tustusan ng pagkamakadiyos, godly. At ang godly, tustusan ng pagmamahal sa kapatid. At ang pagmamahal sa kapatid ay ang pag-ibig ng Diyos. Na makikita natin John 13, 34 to 35, nang sabi ni Jesus Christ, love one another as I have loved you. Nakita nyo, gawin natin ang Christian graces, loving our neighbor as Jesus loved us. Yung pag-ibig niya. Yung po'y nag-uudyok sa atin makapagmahal, so that people may know that you are my disciples. Doon lamang tayo makikita at makikilala na tayo po ay mga alagad ng ating Panginoon. Now, kaiba naman, pagdating po sa Galatians chapter 5, verse 22 hanggang 23, nauna naman yung pag-ibig. Nauna, the fruit of the Spirit is love. Then, kasunod nun ang Christian graces. Bakit po? Sapagkat sa God's love, nagagawa natin ang mga graces na ito. Ito yung ating naipamumuhay. Pero para mapatibay ang ating ang God's love, kailangan isagawa natin ang Christian graces para tumingkad ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Napakalaga po yung pag-ibig na ito. At Christian lang po ang mayroon nito. Ngayon, kung Christian tayo, at hindi natin na ipamamuhay yung pag-ibig na ito sa pamamagitan ng mga graces na ating napag-aralan. Alam nyo, mabaho tayo na Kristiyano. Walang silbi ang ating pagiging Kristiyano. Gaano ka man kayaman, gaano ka man katindi, katalino, kahit ibigay mo pang buhay mo sa iba, kung wala ang pag-ibig na ito na ipamamuhay natin, walang kwentang buhay natin. Ayan ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 13. Basahin natin ang sinabi ni Paul kung gaano kalaga ang agape love na maipamuhay natin through Christian graces. Ganito ang sabi, 1 Corinthians 13 verse 1 to 3. Ang sabi ni Pablo, kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, subalit wala akong pag-ibig, ako'y nagiging isang maingay o pumpyang o batingaw na umaalingaw-ngaw. Nakita nyo? Even though makapag-speak ka, mahusay kay magsalita, grabe ang pagtuturo mo, lahat ng kaalaman, kung wala kang pag-ibig, ay para ka lamang batingaw na umaalingaw-ngaw, walang kwenta. You are nothing. Then verse 2, ang sabi, at kung mayroon akong kaloob ng propesya, magaling akong mag-preach, at naunawaan ko ang lahat ng mga higwaga at ang mga lahat ng mga kaalaman. Mayroon akong wisdom, discernment. At kung mayroon akong buong pananampalataya upang mapalipat ko ang mga bundok, ngunit wala akong pag-ibig, agape love, ako ay walang kabuluhan. So lahat po ng ginagawang kabutihan, good work sa mundong ito, na billion and millions ang binibigay nila sa kapwa, that's nothing. Wala pong silbi yan. Hindi yan ang makapagtutulak sa kanila para umangat patungong langit. But yan ang magpapalunod sa kanila tungo sa kapamakan, sapagkat ipagmamalaki nila yon. Only those people who believe Christ
nakaka-receive po noong agape love. Kaya ang pag-ibig po ng Kristiyano ngayon, hindi lang basta pag-ibig yan na nararamdaman natin. Ang pag-ibig ng Diyos na nasa sa atin, iba po ang kilos nito. Ito po ay ayon sa kalooban natin. Pangit man, masama man isang tao, pero gawin natin ibigin, will natin ibigin. Pero sa mundo, kailangan may damdamin ako sa Kanya. Napuputa ko sa Kanya, so hindi mo maiibig. Pero ang pag-ibig ng Diyos na nasa atin, even our enemies, ang Jesus sabi ni Jesus Christ sa Matthew 5:45, love your enemies and pray for them so that you may become my children. Ibig sabihin, makitang kayo'y aking mga anak. Taglay ninyo ang anak. Kaya sa 1 Peter chapter 5, chapter 1 verse 5 hanggang mula sa 5 yeah, hanggang 7 nasa huli ang pag-ibig. Pero sa Corinthians Galatians chapter 5 verse 22 nasa una. No? Sa una sapagkat ini-spread ng Panginoon yung Christian graces na dapat nating pamuhay. Pero sa Peter naman, kailangan ipamuhay natin ang Christian graces para tumingkad ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya napakalaga po itong maunawaan natin ang tungkol dito. So, upang mailapat natin ang agape love sa ating pong mga buhay, kailangan nating makita, kailangan nating tatlong biyaya sa ating pong buhay. Practical na kailangan nating isagawa. Una, makilala pa natin ng higit si Jesus at sampalatayanan. Kaya napakalaga po yung knowing Christ. No? Makilala pa natin ng lubusan si Kristo. Because people perish for lack of knowledge. Then ikalawa, unawain ang ating sarili, posisyon sa mundong ito. Ano ba ang ating kalagayan? Then ikatlo, tignan natin ng iba ayon sa pagtingin ng Diyos sa kanila. Okay? So una, know and believe Christ. Ikalawa, know, alamin mo yung kalagayan sa mundong ito. Sino ka? Ikatlo, alamin mong tignan ang iba sa pamamagitan ng mata ng Diyos o pagtingin ng Diyos. Now, isa-isahin natin mga kapatid. Unang-una, kinakailangan nating makilala pa si Jesus at sampalatayanan siya. Again, basahin natin ang ating text sa verse 5. Ganito ang sabi. At dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya. See? Gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya na tustusan ang inyong pananampalataya ng kabutihan. Then the following noun ay suportado ng adjective na ito, natustusan. Okay? Tustusan ang inyong pananampalataya ng kabutihan. Tustusan ang inyong kabutihan ng kaalaman. Tustusan ang kaalaman ng pagpipigil. Tustusan ang pagpipigil ng pagtitiis. At tustusan ang pagtitiis ng pagiging makadiyos. At tustusan ang pagiging makadiyos ng pagmamahal sa kapatid. Tustusan ang pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig. Pag-ibig, mga kapatid. So makita natin na kailangan gumagawa ito sa buhay natin. Marahil hindi pa natin nagagawa ito. But tinuturo sa atin for the last 2 months ng series natin na kailangan gumana itong Christian graces. Nang sa ganun, makita sa atin, lumiwanag sa atin ng agape love. Wala na tayong mga kinikilingan, wala tayong favoritism, natatanggap natin sila sa pamagitan ng pag-ibig ng Diyos, mahal nating mahalin even our enemies. So sa ating pong pag-ibig, ang pakay natin ay si Jesucristo, sapagkat yun po ang tinakda sa atin. Romans 8:29, itinalaga tayong maging katulad ni Kristo. Kaya ang pakay natin sa ating pong pamumuhay na ito ay upang matulad tayo kay Kristo. Dahil kung hindi,
tayo po ay maalipin ng kasalanan, tayo po ay magkakasala lamang. John 8:24, ganito ang sabi, kaya't sinasabi ko sa inyo, o sinabi ko sa inyo, na kayo'y mamamatay sa inyong mga kasalanan, sapagkat maliban kayo'y sumampalataya na ako nga, sabi ni Jesus Christ, ay mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Kailangan natin ang mga biyayang ito upang tumibay ang pag-ibig ng Diyos na nasa atin. Dahil kung hindi, tiyak, sa kabila tayo pupunta. Doon tayo sa makakaliwa pupunta. Tayo mamamatay sa ating mga kasalanan. At hindi lamang yon, kabanalan ang pinapakita ng ating Panginoon sa kanyang pag-ibig, sa kanyang perfect life. At yun ang dapat din tunguhin ng bawat isang Kristiyano sa atin. Sapagkat kung ating babasahin ang verse 8 to 9, ganito po ang pagkakasabi. Sapagkat kung ang mga bagay na ito ay nasa inyo at dumarami, hindi kayo magiging mga walang saysay o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Useless po yung sinasabi ng kilala na natin ng Diyos pero hindi nakikita sa ating buhay yung Christian graces. Useless po yon. Kaya sabi sa 9, sapagkat sino mang wala na mga bagay na ito ay bulag. At ang nasa malapit lamang ang nakikita. Meaning to say, pag malapit lang, sarili niya lang nakikita. At nakalimutan na siya ay nilinis na. Na siya'y naligtas na mula sa kanyang dating mga kasalanan. Kaya agape love ang pinakamataas sa lahat ng bagay sa mundo. Sapagkat kung wala nito, walang silbi lahat ng ating maipagmamalaki. Even preachers, pastors, at sino man, without love, we are nothing. So kailangan nating kilalanin pa ang Panginoon at sampalatayanan sa pamamagitan ng pag-practice natin nitong Christian graces upang tumingkad sa atin buhay ang pag-ibig ng Diyos. Then ikalawa, kailangan natin alamin ang tamang lugar ng ating sarili sa buhay na ito. Tamang lugar ng ating sarili sa buhay na ito. Verse 6 to 7 sa ating text, ganito po ang pagkakasabi. Ang kaalaman ng pagpipigil, ang pagpipigil ng pagtitiis, ang pagtitiis ng pagiging makadiyos, at ang pagiging makadiyos ng pagmamahal sa kapatid, at ang pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig. Now, ano yung lugar natin sa buhay na ito? Yan po yung Christian graces. Hindi po sa sanlibutan. Hindi sa anumang hinahanap kasiyahan ng sanlibutan. Kundi ang kasiyahan natin ay ito po mga biyayang kaloob sa atin ng Diyos. Yung po yung tamang lugar natin. So sa mga tuwid, sa ating pong buhay, yung Christian graces sa atin ay nagtuturo sa atin ng pagtitimpi at pagpapasensya sa lahat ng sitwasyon sa buhay. Yun yung lugar natin. Pagtitimpi, pagtitiis, pagpapasensya. Na ipamuhay natin ang bunga ng Espiritu. At yun ang inilarawan ng Panginoon, inaligurize niya ang puno na siya ang puno ng ubas at tayo ang mga sanga. Ang sabi ng Panginoon, if you remain in me and my word, I remain in you. Ask whatever you ask and I will give it to you. For apart from me, you can do nothing or you are nothing. Kaya kailangan natin ang bunga ng Espiritu o ang Christian graces na ito na ating pong lugar. Marunong tayo magtiis, marunong tayo magtimpi, at marunong tayong mamuhay sa Espiritu. Yun po yung kailangan. Bunga ng Espiritu, kailangan nating ipamuhay.
Kaya we walk by the Spirit and not by sight. Pag sinabing we walk by the Spirit, yung po yung bunga ng Espiritu na sa atin, yun ang ating pamuhay. Yun ang ating ilakad. Romans 8:13, ganito ang pagkakasabi. Sapagkat kung mamuhay kayo ayon sa laman, kayo ay mamamatay. Meaning to say, not necessarily mamatay tayo dyan sa ating harapan, kundi napuputol yung ating relasyon, namamatay. Kayo ay mamamatay, subalit kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, kayo ay mabubuhay. Napakalaga po nating alamin yan o pakinggan yan, na ang Christian graces dapat makita sa atin, marunong tayo magtimpi, marunong tayo maghintay, marunong tayo magtiis, magtiyaga, magmahal sa ating kapwa. Yan po yung lugar natin, hindi po lugar ng sanlibutan. Pagtitiis, ibig sabihin dyan eh sa pagbabata, no? Pag sinabing pagbabata, parang nasa ilalim ka ng troso, bigat ng pasanin mo, nasa ilalim ka, under ka. Yun po yung pagtitiis. Nagbabata tayo ng kahirapan, ng kabigatan. At hindi lamang kabigatan natin, pati rin ang kabigatan ng ating kapwa, Galatians 6:1. Kailangan, yun po ang may pamuhay natin at yan ang lugar natin na tayo namumuhay sa Christian graces. So, kailangan natin ito upang ang ating pag-ibig kay Kristo ay talagang makikita sa ating mga buhay. Yun yung tamang lugar natin. Pagdating po sa politiko, kailangan gamitin ang lugar natin. Pagdating po sa mundo, gamitin natin. Tignan natin ano bang lugar ko rito. Kailangan ko bang makisaw-saw sa kanila? Kailangan ko bang magtiis? Kailangan ko ba siyang tanggapin? Kailangan ko ba... Alin bang dapat kong gawin? Na alam naman natin, ang utos, do not be conformed to the pattern of this world. Yun yung lugar natin. At yan pong pag-reject natin sa pattern of the world, ay bunga po ng pagsasabuhay natin ng mga Christian graces na ating tinanggap. So nakita natin, ang pag-ibig ng Diyos sa atin, tumitingkat. Nagliliwanag sa atin ang pag-ibig ng ating Panginoon. Then, pangatlo po, na dapat nating kailangang malaman, una po, dapat nating kilalanin si Jesus at sampalatayanan pa. Ikalawa, kailangang kilalan natin ang ating lugar sa mundong ito. Nandyan tayo sa mga biyayang kaloob. At pangatlo, tignan natin ang iba sa mata ng Diyos. Tignan natin ang iba, ang kapwa, sa mata ng Diyos. Hindi sa ating sariling paningin, tignan natin. Pag sinabi natin, tignan natin ang ating kapwa, kung paanong tignan ng Diyos ang mga tao, unang-una agad, makikita natin ang Genesis chapter 1, verse 26, 27, and Genesis chapter 2, verse 7, that God created man according to His image and likeness. Gaano man ka makasalanan ang tao, gaano man siya katindi, kasama sa mundong ito, still, siya po ay kalarawan ng Diyos. Ibig sabihin, yung mga sinners na yan, kalarawan ng Diyos? Yes. Sapagkat sa Genesis chapter 9, bagamat nagunaw na ang mundo, pero ang sabi ng Panginoon kay Noah, sino mang magdanak ng dugo sa kanyang kapwa, dugo, ay dapat din siyang pagdanakin o patayin. Bakit? Sapagkat yung taong yon ay inilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Now, alam naman natin itong mga taong tao sa Genesis chapter 6 na ang sabi sa verse 5, wala nang ibang kasamaan o mataas na hangarin ng tao ay pawang kasamaan. And yet, pagdating sa chapter 9, sinabi ng Panginoon, itong taong to ay larawan ko. Kaya nga, dapat tignan natin ang ating kapwa ayon sa paningin ng Diyos at hindi ayon sa ating
mga mata. Tulad ng turo ni Pastor Aji kanina. Kailangan talagang tanggapin natin ang ating kapwa. Kahit na siya ay nakakapakulo ng iyong dugo, alam mo, mawawala yung kulo ng dugo, yung ating pagtatanim ng hatred or bitterness sa ating kapwa, kung ilalagay natin ang ating sariling posisyon saan at kung titignan natin ang ating kapwa sa mata ng Diyos. Kaya nga, hindi maaaring magkamali ang Diyos na mag-utos sa atin that we have to love our enemies sapagkat kaya natin gawin yun sapagkat ang tao ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos. So kita niyo yung mga panahon ng Hebrew, panahon nila Peter, pinagpapatay ang mga Kristiyano ron. Pero wala silang vengeance sa kanilang puso. Walang hatred, walang wrath sa kanilang puso tungkol sa kanilang mga persecutor. Dahil sila'y lumalagay sa biyaya. At tinitignan nilang kapwa, kahit na sila po ay mga depraved, sila'y kalarawan pa rin ng Diyos. Kaya, ang isang Kristiyano, sabi ni Jesus Christ, Matthew 5:45, if you love your enemies and pray for them, then, yun ang patunay na ikaw ay anak ng Diyos. Kaya nga, tignan natin ang iba gaya ng pagtingin ng Diyos sa kanila. Ito ang Christian graces ng kabanalan at kabaitan sa mga kapatid. Hebrews chapter 12 verse 14. Ganito ang sabi. Pagsikapan ninyong magkaroon ng kapayapaan sa lahat. Sa lahat ng tao. Believers, non-believers, evil, wicked. Ang sabi po, pagsikapan ninyong magkaroon ng kapayapaan sa lahat at ng kabanalan. So makita natin na nakaparallel yung ating pagtingin sa kapwa natin tulad ng pagtingin ng Diyos sa ating kabanalan. Sapagkat kung hindi natin tinitignan ang ating kaaway tulad ng pagtingin ng Diyos, puno tayo ng galit. Hindi tayo pwedeng maging banal. Kasama tayo sa sanlibutan. At kung tayo po ay namumuhay sa graces, nahihiwalay tayo, nababanal tayo para sa Diyos. Kaiba po. At ang kasunod pa dyan, without holiness, no man shall see the Lord. Ako mainit ng ulo ko mga kapatid, isa mahina ako dyan. Kahit sa labas, pag nabangga ako, titignan ko agad ng masama, tititigan ko pa. Para ba bumabalik pa yung ugali ko nung araw nung ako'y hindi pa Kristiyano, lasing ako, inaabayan ng mama ko, naninigaliw sa daan, pag may tumingin sa akin tao, pipitikin ko na sigaril yung mukha niya. Bakit ko ginagawa yun? Yun yung kasalanan eh. Nandun ako sa mundo eh. Pero kung gagawin ko pa rin ngayon, eh, kasama pa rin sa mundo. Pero ako ngayon ay binanal ng Diyos. Hiniwalay na ako sa sanlibutang kilos, gawa at ugali. Binanal tayo. Hindi mo tayong banal, walang kasalanan, na sinless, but sinless. Ibig sabihin, nagkakasala ng jutay-jutay na lang. Sinless. Yung po yung pagiging separate natin para sa Diyos, binanal tayo from darkness into light. Yung po yung kabanalan. Hindi tayo perfecto. Ang alam po ang definition ng iba sa kabanalan, kailangan may corona ka na, may halo ka na pag naglalakad ka. Hindi po yun. Ibig sabihin, ikaw ay kaiba na sa sanlibutan. Kaiba ng ugali, isip sa sanlibutan. You're holy. Ngayon, para tayo may hiwalay sa ugali, ay dapat nasa graces tayo. Now, hindi ito nagsasalita para ako sa inyo lamang. Number one na sa akin, mga kapatid. And I'm trying myself, talaga. Ginagawa ko lahat na mabago ko ang aking sarili. At kailangan natin ito. Sapagkat mawawalan tayo ng kaaway kapag namumuhay tayo sa biyaya at tinitignan natin ang ating kapwa ayon sa paningin ng Diyos
sa kanila. At ang pagiging banal pa, mga kapatid, ito'y pagiging masunurin at pagmamahal, paggalang natin sa Diyos. Hindi lang basta pagtanaw natin sa iba, sa mata ng Diyos, kundi yung paggalang natin sa Diyos. Kailangan saan natin igagalang ang Panginoon? Sa lahat ng bahagi ng ating buhay. Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Ganito ang sabi ni Solomon. Now, dito po sa katapusan ng Ecclesiastes, alam natin si Solomon nalapit muli sa Diyos. Yung kanyang kasalanan for so many years. Hundred of years ba? Nanatili siyang 1,000 ang kanyang asawa. Still, siya po ay hindi nagbago yung kaligtasan, pero bandang huli, nalapit sa Diyos. Kaya sabi ni Solomon dito, ito ang wakas ng bagay. Tumutukoy sa kanya, tumutukoy sa atin. Lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Yan po ang iniutos sa atin ng banal na kasulatan. Kanya nga, kung paanong gusto nating makita ang mga bagay ayon sa mga mata ng ating Panginoon, tignan natin ang bawat isa, mga unbeliever, ng kanilang kaluluwa ay nangangailangan ng redemption. Nangangailangan sila ng kaligtasan. Sapagkat yung ating pong pagmamahal sa ating kapwa, lalo na sa ating mga kapatid, that creates sympathy. Talagang gumagawa ito ng kahabagan. Sympathy, pakikidamay sa ating kapwa. At handa tayong magpatawad sa sino man na nakapanakit sa atin. Sympathy. Kaya, itong buhay na ito, ito na yung buhay natin eh. Lugar natin na sa graces ng Panginoon. Mata natin na sa mata ng Panginoon. At ang hangarin natin is to know more Christ and to love Him. Ito ng buhay natin. So, gawin natin, pagsikapan nating maigi na sa ating pananampalataya, idagdag ang kabutihan, idagdag ang kaalaman, idagdag ang pagtitiis, pagtiyaga, pagmamahal sa ating kapwa, godly, at love ng ating Panginoon. Mga kapatid, maaari nating mahalin tunay na pagmamahal ang iba kapag nakikita natin sila ayon sa paningin ng ating Panginoon. So ano pong dapat kailangan natin upang maipamuhay natin ang Christian graces ng Diyos nang sa ganun tumingkad ang agape love sa atin? Tatlo. Know Christ and trust Him. Alamin mo rin ang iyong posisyon o lugar sa buhay na ito. You are in the grace of God. Dapat ipamuhay ang graces. Then, tignan natin ang ating kapwa ayon sa paningin ng Diyos sa kanila. Amen? Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong salita. Muli inyong pinagliwanag sa amin ang aming pong mga katungkulan na dapat gawin, na hindi sapat yun, Lord, na kami naligtas lamang, kundi kilalanin pa namin ang Panginoon na aming tagapagligtas at sampalatayanan siya sa araw-araw. At gagawin namin, Panginoong, kilalanin ang aming mga sarili kung ano ang aming pwesto sa mundong ito. Kami po ay nasa mga biyaya ninyo, Panginoon. At higit sa lahat, marunong kaming tumingin sa aming kapwa, even sa mga unbelievers o enemies, ayon sa iyo pong pagtingin sa kanila. Upang sa ganon, makapamuhay kami, Panginoon, ng pag-ibig ninyo sa aming pong mga buhay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.